church na ito. At matagal na ako dumadalo rito. Pero gusto kong sabihin sa iyo, huwag mo kong sasalingin kasi kakampi mo ako. Hello. Nakikinig pa ba tayo? Kapag ang mga nagsasabing Kristiyano ay walang persecution, kakampi ni Satanas. Dahil kung aaway ka ni Satanas, kabi-kabila ang mga atake sa iyo ng Diablo. Yes! At sino ba mga atakihin ng Diablo? Yung makampi niya, natural, yung kalaban niya. Kaya kung walang atake dumarating sa buhay mo, hindi ka tunay na Kristiyano. Amen? Amen! Dahil ang mga tunay na Kristiyano ay nakakaranas ng mga atake ng kaaway. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Number two. Kahit na, number two. We must not be afraid of persecution. Ayan na nga po. We must not be afraid of persecution. Huwag mong katakutan ng persecution. What? Nakikinig pa ho tayo. Huwag mong katakutan. Truly, persecution will come. Sa ayong sa gusto, it will surely come. You will experience that sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Minsan, sa kapwa mo, Kristiyano eh. Alam mo ba ang mga nagkanulo sa mga Kristiyan sa ibang bansa para mahuli ang mga born again Kristiyan sa kanilang mga underground churches ay kapwa nila mga born again na nasilaw sa salapi. Yes. Dahil sa malaking reward na sila. Nakikinig pa ho ba tayo? We must not be afraid of persecution. Matthew 5:10-12, basahin natin. Matthew 5:10-12, basahin natin siya. Blessed are those. Yung iba ang basa yan, blessed. Kay blessed ang basa mo, kay blessed, parehas lang yan. Parehas lang ng kahulugan. Ang ibig sabihin yan, masaya ka, pinapagpala ka. Hindi sa panglabas, sa kaloob-looban. Amen. True happiness, true joy, yan ang ibig sabihin niya. Bless. Bless are those who are persecuted. Because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Kapag pinipersecute ka pala, para ka pala sa langit. Pag wala kang persecution, para ka sa... Blessed are you when people insult you. Ininsulto ka. Ininsulto ka. Kaganda-ganda mo, sabihin ba naman sa'yo, ang pangit mo. May dimple ka, sabihin ba naman yung dimple mo, fake. Hello. Ito ako ba rito? Sino rito ang nakakaranas ng pag-iinsulto dahil kay Kristo? Persecute you, tinutuliksa ka, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Pinagwiwikaan ka ng kung ano-anong masasama dahil sa akin. Ano mo napakahirap nung wala ka pang ginagawa? Wala ka pang sinasabi, meron na kaagad akusasyon sa iyo. Ang hirap na. Wala ka pang ginagawa, wala ka pang sinasabi, meron na kaagad akusasyon laban sa iyo. Wala ka pang pinaplano, meron na kaagad. Ang hirap nun. Ang lahat ng galaw at tears mo, lagi mismo masasamang salita patungkol sa iyo. Sino yung nakakaranas nun? Amen. Ang nakakaranas nun, yung mga maiinit sa Panginoon. Rejoice and be glad. Magalang kayo at matuwa. Sapagkat nakila ang regalo ninyo, ang gantimpala nyo sa kalangitan. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So number one, ano yung number one? Persecuted or persecution is common to every true Christian. And number two, we must not be afraid of persecution. Isaiah 51:7, basahin natin. Isaiah 51:7, hear me, you who know what is right, you people who have my law in your hearts, do not fear the reproach of men or be terrified by their insults. Yan. Ang sabi, do not fear. Huwag kang matakot sa anumang pang-insulto, panlilibak, persecution ng mga tao. Huwag mo silang katakutan. May tao pa ho ba?
pagpisin ng katakutan. Gumagawa ka ng mabuti, naglilipot ka sa Panginoon, nagbibigay ka. No? Nagliligtas ka ng kaluluwa, dumarating ang persecution sa iyo. Hindi ka matakot. Kita pa ho ba? Huwag ang natatakot sa mga threat. Dahil si Kristo ay merong death threat. Huwag ang matakot sa persecution. Alam mo, hindi mo masasabi ang totoo, hindi mo maituturo ang totoo, at hindi mo magagawa ang totoo pag matatakot ka sa persecution. Kaya bilib din ako kapinig eh. Dahil ang pangarap niya, daang matulib, binanatan niya yung custom eh. Bilib din ako sa mga whistleblower. Ngayon, nai-expose ngayon ang bilyong-bilyong salabi na ginamit ng mga lawmakers sa maling paggamit at maling paggasta. You see? Nagiginig pa mo ba tayo? Nai-expose na ngayon. Kaya anong sabi ni Father the running priest? Sabi niya kay Napoles, sumuko ka sa church dahil delikado buhay mo. Maaaring ipapatay ka ng mga kapuntsaba mo. Mabuti pa, isiwalat mo ng lahat ng katotohanan. Sabihin mo kung sino yung mga mastermind. Isipin mo, bilyong-bilyong salapin ang nawawala sa kaban ng bayan. Naway, ang yaman ng bayan natin mapunta talaga sa mga kababayan. Hindi sa bukol sa lamang ng mga ilan, sa mga bulsa lamang ng ilan. So number three, persecution must not stop us to bear much fruit. Ayun. Ang persecution ay hindi dapat magpatigil sa iyo para mamunga ng masagana. Pati ka na nag-evangelize, na-persecute ako eh. Bakit di mo na tinatayo ang gawain dyan? Na-persecute ako eh. Bakit di ka na nag-fulfillment? Na-persecute ako eh. Bakit di ka na nag-tatize? Nag-offer, nag-first fruits? Na-persecute ako eh. Bakit wala ka na sa kalooban ng Lord? Na-persecute kasi ako eh. So number three, persecution must not stop us to burn much fruit. Hello? Nakikinig ba ba tayo? Persecution must not stop us to bear much fruit. Basahin natin yung John 15, verse 16. Sabi ni Jesus, you did not choose me, but I choose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. Ano sabi ni Jesus, tingin kayo sa akin? Hindi mo ako pinili. Ako ang pumiling sa inyo. Napakapalit natin, handpick tayo ng Lord. Handpick. Chosen by God. We are all chosen by God. Kaya lang, yung mga agami sa atin ng Diyos, hindi pare-parehas. But we are all chosen by God. Sabi mo sa katabi mo, I am a chosen kid. Yes, you are a chosen kid. Kaya tataasan mo, tingin mo sa sarili mo. Wala kang kalukalay na sino mang mga artista, kahit foreigner. Mas guwapo ka sa kanila. Mas maganda ka sa kanila. Bakit? Kamukha ka ni Jesus. Amen! Kinanang palakpak ninyo. Kaya pagtingin mo sa salamin, nakita mo yung ilong mo. Kamukha ni Jesus yan. Yes! Nakita mo yung mga pimples mo. Wala si Jesus niyan. Wala namang pimples si Jesus eh. Nakikinig pa mo tayo. Then, tuloy natin John 15 verse 5. Anong sabi ganoon? I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Pagsabing much fruit. Yun. Hindi lang isang bunga, maraming bunga. Dapat marami kang soul win. Amen? Dapat marami kang pinagkakaloob at marami kang pinaglilipos sa Diyos. Marami kang bunga. Pakasabi, maraming bunga.
Anong mas maganda? Maraming bunga o walang bunga? Maraming bunga o konti bunga? So dapat mamunga tayo. Na paano tayo mamumunga? Sa fruit of the Spirit. Galatians 5:21 to 20, Galatians 5:22 to 23. Wala na yan, pag-isa na lang ninyo. Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness. Ano pa? Patience. Ano pa ba? Self-control. Etcetera, etcetera. At ano pa ba yung bunga natin? Yung mga solvin natin. At ano pa ba yung bunga natin? Yung mga pag tayo ay naglibo sa Diyos, may naging epekto ito, yun ang bunga natin. Naturo ka, marami na bless, bunga natin yan. Sumayaw ka sa Panginoon, special number, etc. Marami na bless, bunga natin yan. Amen po ba? At anong sabi ko rin, the book of Acts, chapter Acts, tignan natin. Then they called them in again and yan, balikan natin. Acts 4:18 to 20. Ito po yun. Acts 4:18 to 20. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Yan. Sila Peter, John, at ang mga disciples si Christ, pinigilan sila. Huwag na kayong magtuturo. Huwag na kayong magpipreach sa pangalan ni Jesus. Huwag na. But Peter and John replied, judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. Ito ang sagot ni Peter sa kanila dyan. Tingin po kayo sa akin, sino ba gusto mong sundin namin? Ikaw o ang Diyos? Pinagbabawalan mo kaming mangaral sa pangalan ni Jesus, magturo sa pangalan ni Jesus o nangaral ni Jesus, eh sino gusto mong sundin namin? Ikaw o ang Diyos? Yun ang sabi niya, sabi nila. For we cannot help speaking about what we have seen and heard. At ito ang sabi nila. Tingin po kayo sa akin, hindi mo kami mapipigilan kung ano yung nakita namin, narinig namin, naranasan namin kay Lord Jesus, ipagsasabi namin yun. Kaya yung mga nag-interview, huwag mo interviewin. Makita ako sa YouTube, sa Facebook. Hindi ganun yun. Dapat nagpapa-interview pa yan. Mag-testify ako. Mag-special number ako. Mag-pulgay mo ako. Maalot ako. Tutulong ako sa audiovisual ministry. Maglilingkod ako sa news. Huwag niyo ako pigilan. Amen? Ito ang pahuba rito. Yung iba, wala namang pumipigil eh. Pigilan niyo ako. Pigilan niyo ako. Tinatawag ko ng news. Mag-pulgay ministry. Pigilan niyo ako. Pinapag-evangelism ang pigilan ninyo ako. Pero iba itong mga ito. Pinipigilan na kumakawala pa. Bakit niyo ang pigilan? Hindi pipindi yung naranasan mo kay Jesus. Hindi pipindi yung mga natutunan ko, yung nalaman mo, nakita mo, narinig ko kay Jesus. Hindi pipindi pigilan ninyo ako. Amen? Alis kayo, alis kayo. Huwag niyo ang pigilan. Get out of my sight! Ito ang mabuma rito. Amen! Talagpakan natin si Lord. So persecution must not stop us from bearing much fruit. Ang persecution, hindi dapat yan humahadlang sa'yo para mabunga ng marami. Alam mo kung kailan nga gustong-gusto mong makapagdala ng maraming kaluluwa? Kung kailan gustong-gusto mong maglingkod at magbigay ng malaki? Alam mo, ang dami mong mahadlang talaga sa'yo. I tell you! Ang dami talaga! Huwag kang magbibigay ng malaki, wag! Kasi iayaman ng KUJM, masasama pang buong mundo. Tulungan natin si Satan kung natin palakihan, ng KUJM. Huwag kang magdudulin ng sasakyan kasi maraming mas musunto, maraming mga dadalo. Wag! Tulungan natin si Satan. Kita ang mahumar dito.
Maganda ba na naka-chantiker tayo rito? Pwede mas maganda ba naka-chantiker lahat yan? Amen? Maganda ba na may pintura dito? Mas maganda lahat yan, may pintura. O, tinrain natin yung mga air cooler. Nasa na air cooler? May air cooler ba dyan? Ayun, nakatago. Hindi sa bag, kailangan lagyan ng aircon. Mas maganda ba yung naka-aircon? O. May upuan ako rito, malambot. O. Pwede ba akong kumanyang ganyan? O. Woo! Ano mas maganda? Yung upuan mo, yung upuan ninyo. Mas maganda ito. O, pati yun. Yung malambot na upuan, nagagyan natin ang malambot na upuan niya. Mas, at, diba? Okay ba kayo ron? Yan ang ayaw ni Satan. Huwag natin pagagandihin ang church ng Panginoon. Huwag natin mayayaman, huwag natin palalakihin. Kasabihin ni Satan, huwag kang mag-evangelize, huwag kang maglilikot, huwag magpupultay, huwag kang magpipigay. Ang daming paghahanda si Satan. Huwag ang dati na umuulan mo ba ang pag-iyo? Huwag ang dati na baka tabaka ka ng preaching. Kahit na umila ka, magaling ang likod, saka tatataba ka talaga. Hindi naman ako nagpapatamay. I was not called to hit anybody, but I was called to bless everybody. Amen? And everybody says? Amen. Kalapangan natin naman na kasi doon. Kaya, na, anong number yan? Number 3 yan? Sige, basahin natin yung number 3. Persecution must not stop us to burn at the root. Amen! Woo! Dami nga hadyan. Huwag ka na nga atin. Malayo, umuulan, mamabagyo, mayroon ka na nga atin. Huwag ka maglilingkod sa Panginoon. Wala yung mga mahal mo sa buhay. Hindi siya umaatin, mga dalim umatin. Huwag din nasa nga umatin, hindi ka paatin. Isama-sama sa impyerno niyan. Sino ba mag-aahon sa kanila? O bakit ako na born again? Eh, yung mga kapataan ako, niligtas ako eh. Sa side ng bakunawa Diyas yun. Na siyempre, may mga asawa na yun, iba-iba na apelyido nun. Pero alam mo ba, sa Carillo, Lusabia, ako ang nagpasimula ng born again experience. Nang niligtas ako ng mga pinsang kuron sa West Puente, bumalik ako ng 15th Avenue, niligtas ko naman yung taga 15th Avenue yung mga kamag-anak. You see? Amen po ba? E kung titigil ka, paano mo sila maliligtas? Kaya I'm very proud na sa Carillo Clan, Lusabia Clan, ako ang ginamit talaga ng Lord sa kanila. Spiritual father nila. Sinisiran po yung pangalawang kapatid, umiinom ng alak yun. Pinapahaginan pa ng Word of God. Yung panganay namin kapatid, nagwawala yun. Pag sinisiran po ng gospel, tuloy lang ako. Hello! Amen po ba? Nasa katabi ko, tuloy. Nasaan mo ba? Tuloy! Number four, Jesus Christ was persecuted, was also persecuted. Eh, mismo si Cristo pinersecute. Pinersecute mismo si Cristo. Sabi niya, a prophet is without honor in his own country. You see? Eh, siya mismo pinersecute. Hindi lang pinersecute, pinatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya, natatakot tayo sa persecution, ayaw natin ma-persecute, tumitigil tayo sa persecution. Eh, mismo si Jesus pinersecute. Amen! Eh, mismo si Jesus pinersecute eh. Basahin natin, John 15, verse 20. Remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also.
kayo ay mga alipin ko. Walang alipin na mas mataas sa kanyang pinuno, sa kanyang master, sa kanyang guru, sa kanyang teacher. No servant is above his master. As they persecuted me, they will also persecute you. Hello. Like father, like son, like father, like mother. Pinersecute si Jesus. Pinersecute din tayo. Ganun yun. So pag hindi ka nakakaranas ng persecution, hindi ka follower ni Jesus. Amen. Next verse. Or next, number 5 na pala tayo. Number 5 na. The followers of Jesus before were also persecuted. Hindi lang si Jesus, yung mga followers si Jesus before, they were also persecuted. Amen po ba? Yung mga followers na ni Jesus noon, persecuted din eh. Mateo 5:12, ating basahin yung Mateo 5:12. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way, they persecuted the prophets who were before you. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Kaya nung si Apostle Paul, pinapuntahan ng Lord kay Ananias. Ananias, pumunta ka roon, merong lalaki nagpipray, patungan mo siya ng kamay. Sabi ni Ananias, Lord, narinig ko po, ang taong ito ay persecutor ito. Sabi ni Lord, hindi na. Iba na siya, nagbago na siya. And I will show him how much he will suffer for my name. Sabi ng Lord. At ipapakita mo sa kanya kung gaano siya magtitiis alang-alang sa aking pangalan. Nang ibig sabihin kung paano pinersecute ako, ipinersecute din siya. Matindi ang persecution niya sapagkat great din ang gagawin niya sa Panginoon. Kapag wala kang ginagawang matindi sa Lord, walang matinding persecution. Pag mababaw lang ginagawa mo kay Lord, mababaw lang ang persecution. Pag wala kang persecution, wala ang ginagawa kay Lord. Ganun lang yun. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Yung mga naunang mga propeta at mga naunang lingkod ko, sila rin naman ay persecute. Amen po ba? So persecution is ordinary. Sunod, anong number na tayo? Number 6. We are blessed if we are persecuted. Napakapalad daw natin kapag tayo ay pinipersecute. Pag pinipersecute ka, ano ka? Api ka? Hindi. Ano ka pag pinipersecute ka? Ano tawag sa'yo? Mapalad. You are blessed. Ano ibig sabihin ng blessed? Through joy, through happiness. Not outwardly, kung hindi, dito sa puso. Di ba maraming tawa ng tawa pero malungkot ang buhay? Meron hindi tumatawa ang saya-saya ng puso niya. Hello? May clown, patawa ng patawa. Pero ang buhay niya malungkot. Nakikinig pa ho ba tayo? Naalala ko nga yung magaling na doktor doon sa may Balintawa. Quezon City na dati naglalaya ako nagpapatigil doon, magaling na doktor yun. Pero alam ba kinamatay, anong kinamatay niya? Cancer. Hindi niya napagaling sa sarili niya. Isipin mo, magaling na magpagaling sa iba, pero sarili mo, hindi mo napagaling. Ano yun? Nagiginig po ba tayo? So yun ang ibig sabihin ng bless. True joy and true happiness. Hindi superficial, hindi artificial. Kundi true joy and happiness. Pakisabi, true. Tuno, tatunay, totoo. Tuod, sabi ka nila, sabi sa ayan. Tuod na. Basahin natin yung Matthew 5:10 and 11. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Bakit ka magsasaya? Bakit ka masaya? Bakit ka magagala? No? O bakit ka pala masaya kapag ikaw ay kasi sa iyo ang kaharian ng langit, itinan ninyo,
Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Pakisabi, bless. Hindi sinabi, uy, pinipersecute ka ba? Kawawa ka naman. Hindi. Kaya pag nakakakita ka ng pinipersecute, sabihin mo, rejoice. Rejoice and be glad. Kaya pag merong namamatayan at patungo sa impyerno, yung namatay, malungkot ka. Pero pag pumunta ng langit yan, sabihin mo, congrats. Sabi ni Joshua pa, that anniversary ni Lolo ngayon. Sabi ko, si Lolo mo, nasa langit na yun. Mas mapalad pa nga siya sa atin eh. Kasi kita na niya si Lord face to face. Kita na niya si Apostle Paul, Apostle Peter. Tayo ka ngayon, nakikipaglaban pa rin. Hello. Mas mapalad siya kaysa sa atin. Amen mo ba? Kaya ang death anniversary ay celebration para sa mga namatay na born again. Celebration niya. May taong pag-uubar rito? Wala na naman yung mga mahal natin sa buhay sa libingan eh. Kahit pumunta tayo na pumunta ron, wala na sila ron. Lalo hindi ka naman nila kakalapitin. Hindi naman sila magbubulto kasi sila ay nasa na. Amen. May tao pa ho ba? Napakapanad nila. Tayo, andito pa tayo, lumalaban pa. Malungkot tayo na nawalan tayo ng mahal sa buhay kapag napunta na impyerno. Pero magalak tayo pag pumasok sila ng langit. Amen. Sino yung hindi tumatanda? Taas ang kamay. Ako tumatanda ako, inaamin ko. Kaya kapag tumatanda ako, kung magwawo lang ako, yun lang ang problem ko. Pero na, tayo tumatanda, amen? Isa lang ang hindi nababago sa akin, yung height ko, hindi tumataas. Pero tumatanda ako, aminin ko yun. Next year, I will turn 51. Pero pakiramdam ko, 26 pa lang ako. Pakiramdam ko yun. Diba? Kaya ano yung number, anong number nga yung kanina? Number 6 ba yun? We are blessed if we are persecuted. Pag nakakaranas ka ng persecution, ano ka? Uy, napakapalad ko, binipersecute ako. Napakapalad. Binipersecute ka? Oo. Napakapalad ko, binipersecute ako. Napakapalad ko. Hindi yung... Kawawa naman ako, pinipresipita ko, kawawa naman ako. Hindi ganun. Amen? And number 7. Number 7. We must rejoice and be glad. Amen? Pag pinipresipita ka, ano dapat mong gawin? Rejoice and be glad. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. My soul. Rejoice in the Lord, my soul, that magnifies the Lord. And my spirit rejoices in God, my Savior, my joy, and glorify the Lord. Dapat ganyan. And my spirit rejoices in my God. Iyan ang mga magagandang kanta. Hindi yung mga crazy-crazy. Hindi yung mga kanta ni Jesse King, ano? Yan ang mga magandang kanta. Rejoice, rejoice, rejoice. Oh! Rejoice, rejoice, rejoice. My soul rejoices in the Lord. Yan ang mga sayo. My soul that magnified the Lord. And my spirit. Yan ang mga. Eh, mga bull na rin eh. Walang kabuhay-buhay. Hindi na natutunan ko sa Panginoon. Alam mo yung mga bats namin noong unang panahon, iba talaga eh. Pag sumayo kami sa Panginoon, no? Ganun talaga. Parang mga sugat simbuang-buang, pero okay. Really, we were crazy. Crazy for God.
Sa lagi ka nakaganyan na. Baka tumirayo mo kaya. Ang mangyayari. Ang mga members of Christian Worship Ministry. Alam mo, bago ako nagturo, kitarista mo na ako eh. Alam mo, kapag ako nag-gitara, ginaganyan ko talaga yung gitara. Alam na mga ako ng mga attendee natin yan eh. Kaya ako nakabuhay-buhay mga gitara. Nakabuhay-buhay yun. Kaya siguro si J.I. sa akin nagmanap. Kung pumalo, baka... Mas maganda na yun, di ba? Kaysa sa computer mo, tu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 t
Yung iba, bigay na bigay, pag nakasun. Tinuryo, Ginebra! Go, 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 go! Tinuryo, tinuryo, Ginebra! Go, 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 go! Di ba? Ang ganun eh. Iba naman, hindi. Sandpig, sandpig, sandpig! Di ba? James Yapiap, James Yapiap! Hindi ang mas mo sa Panginoon, di ba? Pag hindi ka tumodo, amen! Ang pangubar dito? Kaya pag sa Panginoon, no, nanghiya-hiya yan eh. Pag bumamay, talaga kinakamayan talaga lahat dyan. Hinigiti ang talaga. Bigay na bigay talaga. Amen po ba? Rejoice and be glad because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Another verse, basahin natin. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Sipin mo, sila ay nagdusa na, no? Sila'y napahiyak na. Pero, masaya pa rin sila. Talagang napahiya talaga sila. Sila'y kinulong, pinagpapalo. Aba, hindi biro yun. Anong kasalanan nila? Pero anong ginawa nila? Rejoice. Nagala sila. Masaya sila. Amen? At ang mga masayahing Kristiyano ay nagbubunga ng marami. Iba ang mga masayahing Kristiyano. Nagbubunga ng marami yan. Ang mga masasayahing Kristiyano, hindi sakitin. Amen? Ang mga masasayahing Kristiyano, naku, lagi pinapagpala ng Diyos. Kaya nga, di ba, meron kanta, ang mga Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. No. Amen po ba? Glory po. Palakpakan natin sa dilim si Lord. So, the apostles left the Sanhedrin, umuman yan eh, rejoicing because